balita sa sentro ng Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, operasyon ng one-time big time sa Bayan ng Buak muling umarangkada. Ilang mga motorista napatawan ng multa dahil sa ilang mga paglabag. HPG, pinalalahanan ng publiko na sumunod sa mga patakaran upang makaiwas sa anumang mga pagmumulta sa mga susunod pang operasyon sa ating lalawigan. Ilan sa mga panuntunan ng LTO, lalo na sa pagkuha ng lisensya, inilatag. At ngayon, narito ang mga detalye ng mga balita mula sa sentro ng Pilipinas. Isang magandang araw ng Huwebes, ngayon pong Pebrero 4, 2021, at ako po ang inyo pong tagapagbalita, Adrian Rosales. Tulad sa mga naunang one-time big time, nagsimula ito sa magitan ng isang briefing upang masunod ang lahat ng mga protocols sa nasabing operasyon. Wala rin pinalagpas sa lahat ng uring sasakyan, ito man ay mapapambuliko o pampribado. Chinek ang lahat ng mga dokumento, ang mga lisensya, mga rehistro at ang iba pa mga accessories ng iba't ibang mga sasakyan upang matiyak na nakasusunod ang lahat ng ito sa mga patakaran na hinihingi sa lahat ng mga kababayan natin na gumagamit ng kalsadahan at sa mga kababayan natin na gumagamit ng iba't ibang uring sasakyan. Naging kamahagi sa nasabing operasyon ang pinagsanib na puwersa ng Highway Patrol Group Marinduque, Land Transportation Office Marinduque, ganun din ang Mobile Force Platoon ng PNP Marinduque at ang Force Multiplier Accredited ng Highway Patrol Group na Aerox Marinduque Chapter. Ito ay upang hindi lubos pang makaabala ang nasabing operasyon sa lahat ng mga bumabiyahe sa ating kakalsadahan. Layunin din ang nasabing operasyon na babawasan ang lahat ng mga nagmamaneho ng walang lisensya, walang kaukulang dokumento o rehistro at yung mga kababayan na gumagamit ng mga kolorom ng mga sakyan sa ating lalawigan. Narito po ang pahayag ng hepe ng HPG Marinduque sa katauhan ni Captain Isidro Sed Cariaga ukol sa nasabing operasyon. Sa ating mga kabayang Marinduqueño, nais ko mo pong ipapatid sa inyo na meron po tayong ginaganap na offline one time big time. Ngayong araw na po na to, February 3, 2021. Nagsimula po kami sa ganap ng alas 7 po ng umaga sa harap po ng Kapitolyo natin sa Barangay Bambangalon. At ngayon po, nandito kami sa pangalawang area namin dito sa Barangay Tampus, Buwak. At kasalukuyan po kami nagsasagawa ng aming operasyon. Ito ang tinatawag natin na offline one time big time. Ito po ay sa pangunguna po ng aming regional chief ng RSPU-4B. Ang aming walang kapaguran at masipag na regional chief, si Lieutenant Colonel Reynante Royo Reyes. Sa kutusan na rin po ng aming kagalang-galang na direktor ng Highway Patrol Group na si Police Brigadier General Alexander B. Tagum. Kasama po namin ang buong tropa ng LTO Buwak, ang ating Mobile Force Provincial po, at ang ating pong Buwak Traffic Enforcement Management. Kasama po ang aking mga tauhan sa Highway Patrol Group Marinduque, pinangungunahan ko po Captain Sid Cariaga, kasama po sila Police Sergeant Luis Caragayan at si Corporal Melvin Largo. Sa kasalukuyan po nagsasagawa po kami nitong katawag nating operasyon
One time big time, lambat bitag sa sakyan. Katuwang nga po ang LTO natin, si Chief Edgar Labaw ng LTO Marinduque. Ito po ang mobile force at ang pong buwak enforcer natin po. Kasalukuyan po, kasama rin po pala natin ang ating katuwang dito, ang Eros Philippines Marinduque Chapter, na kasalukuyan po tumutulong din po sa amin sa pagsasagawa na itong operasyon. Sa ngayon po, medyo marami na rin po kami na apprehend, gaya po ng dati na lagi yung sinasabi sa kanila na pag kayo naglabas ng sakyan, siguraduhin niyo po na dala niyo ang inyong lisensya, ang inyong mga pertinent documents o RCR, at kinakailangan po magkabit po tayo ng plaka. Kung wala po tayong issued plate pa, pwede naman po natin gamitin ang ating file number. At hindi lang po natin na mag-issue ng plaka ang LTO para po sa ating sasakyan. Kasi po, pag kayo po ay walang plaka, yan po ay violation na. Yan po ang initial violation namin. Pag hindi po kayo nagkabit ng plaka sa inyong mga masasakyan. Four wheels man po o motor o pampublikong sasakyan gaya ng jeep at saka tricycle. So, tayo po ay wala po tayong sinisino na kahit ano pong klase ng sakyan ay kailangan po na sumunod sa ating ating batas, lalo na sa trapiko. Sa pagkapatuloy ng nasabing operasyon, marami sa mga violators ang nahuli dahil sa mga sumusunod na violation. Pagmaneho na nakatsinelas, walang helmet, walang rehistro ang kailang mga sasakyan, kundi kaya naman ay walang lisensya. Ganon din hinuli din ang mga motorsiklo na walang mga plate numbers o EMB number na kakabit sa kailang mga sakyan. Dahil dito, ipiniluanag ang mga parantunan ng LTO Marinduque upang ma-inform ang publiko ukol sa mga nasabing mga violation. Narito po ang kanyang pahayag. Sa atin pong mga kababayan dito sa Marinduque, ako po si Edgar M. Labaw, ang OIC ng LTO Buac District Office. Sa ngalan po ng aming minamahal na Director ng LTO Mimarupa Regional Office, Director Hilarion E. Olip, kami po ay nakikiisa sa programa ng Highway Patrol Group dito po sa One Time Big Time o plan lambat bitag sasakyan. Kasama nga po ang Highway Patrol Group at mga membro ng LGU PNP Buac, kami po ay mag-e-inspect ng mga sasakyan upang malaman ang kanilang mga papeles kung valid pa ang kanilang ORCR. At saka kinakailangan din po, mayroon din po silang valid driver's license. Gusto ko pong ibahagi sa mga nakikinig na kinakailangan po talaga yung pagkuha ng student permit. Ang proseso po ng pagkakaroon ng driver's license ay ang pagkakaroon po muna ng student permit. Sa ngayon po ay ang pagkuha ng student permit ay kinakailangan po na magpakita sila ng at least ang kailangan po ay 16 years old. Pero meron po silang dalang parent consent. Yung pong birth certificate ay kinakailangan pong authenticated ng Philippine Statistics Authority or NSO. Kinakailangan rin po na yung applicant para po sa pagkuha ng student permit ay Filipino citizen. Pag foreigner po, at least 18 years old po naman siya. Yun, ang requirement din po sa pagkuha ng student permit ay kailangan po na siya ay marunong bumasa, marunong magsalita ng Filipino language, English,
and other dialect po. Physically and mentally fit po siya sa pagda-drive. Sa ngayon po ay ang another requirements po na nadagdag ngayon sa LTO ay ang pagkuha, bago pa po kumuha ng student permit ay kinakailangan pong umatin ka sa tinatawag naming driving, ano, na amin pong tinatawag na theoretical driving course. Yung po ay 15 hours na divide po sa 5 hours per day. So nangangahulugan po na 3 days po yun na gagawin. Ginagawa po yan sa private driving school. Meron po tayong accredited na private driving school. Yung po ay yung ESTI. So yung pong amount po noon, hindi ko po masabi yung exact kasi po sila ay hindi ho sakop ng LTO. Ibig sabihin po sila ay private na driving school. So yung kukuha po ng private driving, ng theoretical driving course, pwede po silang pumunta sa ESTI. Nagkakandak din po kami ng libreng theoretical driving, ng seminar, ng theoretical driving course, libre po yon. Pero sa ngayon po, masyado pong marami na yung naka-schedule, marami na yung nagpalista, kaya advice po namin na kumuha na po sila dun sa ESTI. Pagkatapos po ng makakuha na po sila ng tinatawag po nating theoretical driving course seminar, pwede na po silang kumuha ng student permit. After po ng ang validity po ng student permit ay umaabot po ng halos sa 1 year. Pero po ngayon po ang kailangan naman bago ka magkaroon ng non-professional driver's permit ay after 1 month po na ikaw ay mayroong student permit, yun po, yun makakakuha ka pa lang po ng non-professional driver's license. Kinakailangan po na kumuha ka naman ng practical driving course, 8 hours po yun, doon po sa ESTI. Pag mayroon ka na pong practical driving course, doon ay tuturuan kang mag-drive, practice ka, pwede ka na pong kumuha ng pwede ka lang kumuha ng exam sa LTO para po sa non-pro driver's license. Sa amin pong operation ngayon, kasama ang Highway Patrol Group, kami po ay nakahuli ng isang sasakyan na mayroon pong LED na ang about 112 bulbs. So yung po ay pinagbabawal ng batas. Ang kailangan lang po ay 2 sets. Pwede po siya sa magkabila pero ang maximum po noon ay 6 bulbs. So, unauthorized installation po ng LED yung kanya pong violation. Ang ginawa po namin ay kinumpiska po yung LED lights. Nagkaroon po din kami, may nahuli rin po kami na mga unlicensed driver. Walang student permit at wala ring ORCR na dala. So ang ginawa po namin, in-impound po namin yung sasakyan na yon. Sa mga nahuli po na walang lisensya, ang multa po noon ay 3,000 pesos at hindi po sila makakakuha ng license sa loob ng 1 taon. Yan po yung mga nahuli namin ngayon. Pinalalahanan din ng publiko, lalo na yung mga gumagamit ng mga public utility vehicles na sumunod sa tinatakdang minimum health protocols ng ating mga LGU upang hindi rin tayo makapagmulta. Ako po si Jimson Mongante na isang traffic enforcer. Matugumpay naman po ang ating operasyon na meron naman din tayo sir na mga nauli na hindi pa rin sumusunod sa ating mga patuntunan. Po si Patrolman Richard Mondragon ng Marinduque PMP sa pangunguna po ng aming Provincial Director, Police Colonel Wilson Santos VI at ng aming Force Commander na si
Police Major Kent Joan Quintana at ng aking First Sergeant, Police Executive Master Sergeant Jay Malapit at ng aming JESPO, Police Executive Master Sergeant Edward Jelly ay nakikiisa po sa isinasagawang off-plan lambat bitag sasakyan ng ating Highway Patrol Group at ng LTO Marinduque. Ako si Louie Loreto ng Aerox Club Philippines, nakikiisa kasama ng HPG, LTO, saka PPNP. Narito kami para makiisa at tumulong sa kanilang operasyon. Nahuli po ako din sa buhok ng Highway Patrol Group. So wala pong plate number yung aking motor, yun ang aking violation. Pinaliwanag sa akin, so nagkaroon po ako ng penalty. Magbabayad daw po ako sa municipal ng buhok. Pinaliwanag po sa akin ng maayos. Ano ng ating mga naging kasama sa ating pagbabalita ay Santino Latorena at Mark Olan na naging ating field reporter at ni Sir Romeo Matak ang ating provincial information officer. Ako po ang inyong kabayan, Adrian Sales. Stay safe, stay healthy. Magandang araw.
Atre Diluce Special Organic Vinegar, the 17 types of anti-cancer herbs. A lot of people call it a miracle vinegar. Bakit po? Dahil nga po, meron siyang 17 types of anti-cancer herbs na lima lang po ang pwede kong ibigay. Purong katas ng sariwang insulin plant, purong katas ng luyan dilaw, purong katas ng sariwang mangustin, purong katas ng dahon ng malunggay, at purong katas ng sariwang prutas na guyabano. Kaya nga po, halina po kayo at bumili at magamit nyo at kayo na rin po ang makakapagsabi na talagang epektibo po sa halos lahat ng sakit ng tao. Ang sekreto nga po, inuulit natin na sa tamang paggamit po. Kinakailangan ko po kayo makipag-ugnayan sa amin. Ito na po ang alay ko sa inyo na 9 years kong pinag-aralan. Salamat po. Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream of Favor Travel and Tours. Experience your dream tour, travel with us. Best Cafe, 8-in-1 Coffee Mix. The Buak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atelana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. Ako po si Jobilyn De Los Santos Sintay from Bulyas Minbuak, Marinduque. Nag-umpisa po ako minum ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos. Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako minum ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung paninikip po ng dibdib ko, unti-unting na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nag-faded po siya. Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib, may diabetes, meron pong ulcer, nire-recommend po ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. All natural ingredients. Rich in malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, and agaricus mushroom. No sugar added. Available in selected drugstores and groceries nationwide. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ay mabibili rin sa mga piling tindahan sa Marinduque. Tumawag lamang sa 0908-911-9411 o kaya ay sa 0966-887-3588. Papa Noel, head at bagay relaxation, Ramdam Relax. Feel better, live stress, and pain. Don't forget to relax yourself. For more information and reservation, please contact 0907-452-4687 and 0977-733-9290. Visit also Tuto Noel Facebook page at Tuto Noel Marinduque. Tuto Noel Head and Body Relaxation at Kawit Buak Marinduque. Legalidad ba na aklat ang hanap mo? Subukan ang libro ng FNB Educational Incorporated. Para sa karagdagang informasyon, tumawag sa 0923-1853-240 and look for Adrian Rosales. FNB Educational Incorporated, ang publishing house na nagsusupply ng libro mula free school hanggang senior high school. Aprobado ng DepEd. Align sa K-12. FNB Educational Incorporated.